souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks, your face. Oh God of Jacob, so give us clean hands, give us pure hearts. Let us not give our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not give our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks, your face. Oh God of Jacob. Tayo po ay manalangin. Pangunahan nga po ninyo kami, Panginoon, sa sandaling ito, sa pag-aaral ng inyong mga salita at pagpapalit-palitan, Panginoon, ng aming mga kaisipan at sa pag-uusapan namin, Panginoon, na paksa ngayong sandaling ito. And as we continue, Lord, in this discussion and study and sharing of insights, I pray for the Spirit to come and move in our midst to impart wisdom, O Lord, for all of us who are in this space right now. And I pray, O God, that this revelation that will be revealed to us in the name of Jesus will continue, Lord, to enlighten us and will continue, Lord, to open our minds to see the enormous possibility, O God, that is before us to continue to minister, O Lord. Thank you, God, for giving us this privilege and this opportunity to be part, Lord, to become part of this online study and discussion. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. And yes, napakagandang awiting yon. At give us, oh Lord, give us your heart. Give us a clean hand. And nawa ay at ang Panginoon ay didinig sa ating mga panalangin. Very excited and welcome sa lahat ng ating nandyan. Mayroong mga kasama tayo sa ating Zoom. And una sa lahat ay bibigyan natin kayo ng a little bit of future. Ginagawa po namin itong series na pag-uusap para po ay may kasabihan po na kung tayo po ay mag-umpisa sa ating tahanan, most likely ay mas klaro po ang ating gagawin panglabas. So tonight, hindi ko na po papatagalin po ang ating mga kasama. Ay pag-usapan po natin yung tinatawag na ating pamilya. Marami pong aspeto sa pamilya. At bakit po... may mga tao na sabi po ay all lives matter to God. Okay, bakit po? Dahil po ay ilan ang mga tao po nakaisip ng ganito. Akala po nila na sila lang ang mahalaga sa Panginoon. Eh lahat po tayo ay mahalaga. Even po sa ating mga anak ay mahalaga po sila. Ang ating mga babies, ang ating mga kids, ang ating mga asawa, ang ating mga magulang ay mahalaga sa Panginoon Diyos. So, all lives matter to God. Amen? Amen. Kaganoon po ay bibigyan natin ng pagkakataon
na i-welcome po natin si Pastor Leslie, si Sister Seth, si Pastor Rommel. At alam ko po, marami po ang mga kasama natin dito na nanonood, and they probably share some of the their thoughts, and or sa Facebook ay isi-share po nila yung kanilang mga kuro-kuro. So, ang tanong po, bakit po all lives matter? So, all lives matter to God. Bakit po all lives matter? Bibigyan ng pagkataon si Pastor Rommel. Pastor Rommel from United Methodist Church, is a St. Paul. Yes. Napakaganda pong tanong, bakit napakalaga ng buhay nating lahat, ano, sa harapan ng Diyos. Unang-una, kung titingnan natin, babalikan po natin yung kwento ng paglikha. Nung likhain ng Diyos ang tao, nakita natin na andun ang pagmamahal ng Diyos sa paglikha pa lang sa tao. At lumikha siya ng isang lalaki at lumikha siya ng isang babae. So at napakaganda nung sinabi sa Genesis, kung atin pong babalikan, ano? I just want to invite you to go to Genesis chapter 1, 26 and 27 dun sa paglikha ng Diyos sa tao. At dito natin makikita kung gaano nga kahalaga ang tao sa Diyos. And God said in verse 26 of Genesis, sabi po, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." And in verse 27, sabi po rito, "So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them." So dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, makikita natin ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao. Kaya niya ito inilalang. Meron po siyang layunin sa tao, no? Na kanyang nilikha. At even in John 3:16, makikita natin kung bakit mahalaga ang tao sa Diyos. In the book of Genesis, nakita natin nagkasala ang tao, the fall of man, ang unang kasalanan. But in John 3:16, lulundag po tayo sa New Testament, makikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa buong sanglibutan, sa lahat ng tao sa buong sanglibutan. Sabi po ron, in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So yun po, dito sa mga talatang ito ng Biblia, makikita natin kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Lahat ng buhay, napakahalaga sa Diyos. Yun po ang dahilan bakit napakahalaga ng buhay ng tao sa Diyos. Amen. Napakaganda. Salamat po sa very foundation na nasa Bible talaga na nilikha ang lahat sa image, sa anyo ng ating Panginoon Diyos. So, ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa harapan ng Diyos dahil po ang bawat race, ang bawat kulay, ang bawat language or nations or ethnic ay nilikha ng ating Panginoon Diyos. So, dapat hindi po natin po ito ay isang tabi. Siguro, unlike sa ibang mga lugar, ano po, ay nakikita natin na iba ang language po dito sa Kapampangan. Nandito po Sister Ruth. Sister Ruth, come on in. Bakit all lives matter? Unmute po Sister Ruth. Unmute po Sister Ruth. Bakit po ang lahat ay mahalaga? Why is it that all lives matter to God? Sister Ruth. Napakahalaga po ng lahat ng tao na nilikha ng Diyos sa mundo. Dahil yan po ay pinakita niya as early as Genesis chapter 1. Ano po? At madalas kung binabalik-balikan yan, napakahalaga sa Diyos ng tao, ang kabutihan ng tao, ang kapakinabangan ng tao. Sa panahon po ngayon ng pinoproblema, karamdaman na COVID,
ang pinoproblema, pagkain. Mamamatay daw kung walang pagkain. Pero kung titingnan natin as early as Genesis chapter 1, bago pa nilikha ng Diyos ang unang tao, si Adan at si Eva, nilikha muna niya lahat ng pangangailangan ng tao. Maging ang panahon. Ang panahon po natin ngayon dito sa Pilipinas ay super init. Pero yung original creation ng Diyos, hindi problema ang klima. Hindi problema ang pagkain. Hindi problema ang karamdaman. Kasi po, ang Diyos, yung pagkalikha niya ay perfect para sa tao na kanyang inihanda. Dahil ito po yung pinakamamahal niya sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi po niya nais na ang sino man ay mapahamak. Maraming mga talata po nagsasabi niyan from Old Testament to New Testament. Kaya't ang sabi doon sa Matthew maging sa Luke, ang anak ng tao, ang Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, siya'y pumarito sa ating mundo upang hanapin at iligtas yaong mga nangawawala. Kung titingnan natin mabuti sa liwanag ng salita ng Diyos, lahat ng problema natin ngayon, ito po ang pinagmulan, ay kasalanan, paghiwalay ng tao sa Diyos, pag-ayaw ng tao sa mga palatuntunan ng Diyos. Gumagawa ang tao ng sarili niyang desisyon, sarili niyang gusto. Yes, amen for that. Dahil nabanggit po ni Sister Ruth ang problema ng tao. So, although nilikha ng Diyos ang tao sa istorya po ng Genesis na nagkasala si Adan. So, nung unang kasalanan ay marami po siyang mga there are things that he discovered, including po si Eva. At ating tanungin po si Pastor Leslie ngayon, dahil po ay meron pong level ng... Pastor Leslie, ilan na pong anak ninyo? Tatlo po, tatlo. Ayan. Oh. Apat yan dati, kaya lang yung isa umuwi na po sa Panginoon due to brain cancer. Sorry po, sorry. Opo. Sino po yung pinakabunso niyo po? Ang bunso ko po ay 7 years old. Aha. Praise the Lord. Okay. Actually po ay napakalawak po ang ating usapin na ito, pero we want to do a series na ang mga bata ay meron tinatawag na formative years, high school, at college pa, tapos magka-college ay sila ay magtatrabaho na. At minsan na kapag yung ating anak ay bata pa, maliit pa, at saka excited, and then pag lumaki, there are changes, maraming changes. Pag pumasok sa eskwela ay lalo na may kanya-kanya na silang isipan. At minsan ay na-encounter natin na ano yung mga challenges natin kapag sila ay lumaki. At madalas nating na-encounter na although all lives matter, ay merong mga bagay na dapat nating i-address. So, nang nausapan natin na ang kasalanan, ano bang sa pananaw ng Bible ay ano ba yung akala natin yung bata ay perfect, no? Ay wala, hindi pa raw na meron bang age of tinatawag na accountability, o kailan ba nila nalaman na kasalanan ito? Yung anak mo ba, Pastor Leslie, ay talagang how do you encounter yung 7 years old ninyo? Ano yung mga discovery na doon sa ang bata pa siya? Sige. Okay. Mga observation ko sa mga bata, ano po, actually parang yung mga sponge sila, ano po, yung sponge, yung they easily absorb everything ano po na that you throw to them. Kaya nga dati in the Philippines, merong commercial na lumaganap. Ang maling ginagawa ng matanda sa mata ng isang bata ay nagiging tama.
ano po, kapag ginagawa ng matatanda, ano po, parang their eyes are fixated on us, ano po, because they look up to us as their parents or the adults, ano, the adults, ano po, na around, na nakikita nila. So yung mind po nila, it's like a sponge, ano po, that they can easily absorb everything, ano po, that is being thrown at them. Lahat ng mga nakikita nila, napapanood nila, naririnig nila, ano po, eh, talagang madali nilang ma-absorb. Ganun po yung anak ko, eh, yung 7 years old po. Eh. Kasi nung ituruan ko po siya actually ng kanta ng Amazing Grace, she was able to sing the first stanza of the Amazing Grace when she was 1 year old. Well, ibig sabihin, ano po, at that early age, ano po, their mind is already receptive. So, that's the very sensitive moment or season, ano po, sa buhay nila, wherein we need to be careful in molding them because that's where the foundation starts. Ano po, doon nagsisimula yung pagbibuild ng foundation sa kanila kasi darating yung panahon, ano po, wherein we will be no longer in control of them and they will be in the world. So if we will not be able to establish the foundation, ano po, sa mga anak natin at their formative age, ano po, what really matters, so yung values, ano po, na gusto nating itanim sa kanila, it will be difficult for us, ano po, again, to na ituro ito sa kanila if we failed, ano po, to start it early sa buhay nila. Kasi darating yung time there will be in the open world wherein they will catch different kind of philosophy, ideologies. They will be exposed to the world. So if they will not be, like, the foundation will not be deeply built, ano po, sa kanila or founded sa kanila, it easy for them to be led astray. Yeah, something like that, ano po. Right. Okay. So, yeah, merong sinabi po sa Bible na ating titingnan ito. Sabi po sa Bible dito, that train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So napakaganda dahil po ay yung training up a child in a formative ways. I mean, in a formative years. Mahalaga po ito para po pag mag-college sila, pag ano man ang kanilang abutin sa kanilang career ay hindi nila malilimutan. But there is a challenge dahil po ay sa Amerika ngayon ay na-notice ng mga statistics na maraming mga college student na bihira ho silang bumalik sa church at minsan medyo napapalayo sa kanila ang ano. Ano kaya ang factor nito? So, in a formative years ay tinuturuan naman ng Bible o anuman ay pagbigyan natin ng pagkakataon. Pastor Romel, would you mind to turn on your mute? Yes. Ay, salamat po, Pastor, sa pagkakataon. Ang tanong eh, ang obserbasyon dito sa Amerika, bakit marami sa mga young people ngayon o yung mga young adults, kung bakit nawawala sila sa church, ano? Maybe after college, ano? Yun ang observation. Well, iba-iba pong kadahilanan, ano, nakikita natin. Maring yung iba mga kabataan, mga anak natin, eh, sila'y nakapagtrabaho sa mga iba lugar, ano? Doon sila nakapagtrabaho at nahiwalay na sa atin, naging independent ng kanilang buhay. So, iyan po isang dahilan bakit sila'y nawawala sa ating kung saan tayo, kung saan sila lumaking church. No? Papalayo. At ang maganda po rito kung ito'y sa pundasyon nila, no? Naging deeply rooted ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, sa mga salita ng Diyos, kahit nasaan sila mapunta, makikita natin na ipamumuhay pa rin nila ito. No? Kahit na napakarami ng iba't ibang paglabas nila ng mundo, iba-ibang ideologies, philosophies, ang kanilang natatagpuan, nakakasalamuhan iba-ibang mga tao. Pero kung yung deep foundation ng pananampalataya
o ng mga salita ng Diyos na nakatanim sa kanila, ito po ay magbubunga pa rin sa kanila at mananatili sila sa pananampalatayang iyon sa Panginoon. Pero maganda po ang ideology. Is a maganda ang, you know, extra things, but how do you kasi po ay na-encounter natin minsan ang mga kabataan ngayon matatalino, magaling sa computer at tulad po ni Sister Ruth ay hindi pa yata niya na-encounter yung gadget noon at mukhang electronically a challenge si Sister Ruth. Sister Ruth, how do you compare that one nung ikaw ay hindi pa, when is the time na ikaw ay gumagamit ng computer at very challenging sa mga bata, ano po, sa iyo at kumpara sa mga bata? Sige po. Ay, napakabuti po ng Panginoon. Ang una pong nagturo sa akin dyan sa cellphone ay yung aking apo na 2 years old. At maganda po na naimbento yan, pinahintulot ng Panginoon, yung social media, yung kung ano-ano na yan. Tingnan nyo ngayon, eh, kahit pinagbawalan ang mga tao na magkaroon ng mass gathering sa mga sambahan, bahay-sambahan, eh pwede tayo magpatuloy ng salita ng Diyos sa pamamagitan nito. Yun nga lang po, ang mga bata, no? Actually, ang napakaganda noong Proverbs 22:6, ang ginamit pong verb doon ay train. Hindi po teach, kundi train. Ibig sabihin, ito po, kinakailangan ito'y progressive. At actually po, ang nagsisimula ang formative years ng bata from the root word na form. Kaya nagsisimula ito sa tiyan pa lang ng kanyang nanay. At ito po ay kinakatigan ng mga batikang psychologist. Ano po? Kung ano ang ginagawa ng magulang ng bata, lalo na po ng nanay, ito po ay nagkakaroon ng epekto sa kanya. Much more, pag yung bata ay lumabas na. Kaya sa ayaw at sa gusto po natin, babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos at sa Diyos. Yung pong pinakapundasyon ng pamilya, ang sabi po dito sa Psalms 127 verses 1-4. Sana po mapagbulayan ninyo. Maiksi po kasi ang aming oras para ito ay ma-elaborate ng gusto sa inyo. Unahin po natin yung unang 2 verses. Kasi po sa panahon ngayon, natutuo ng pagtuturo ng daliri sa mga bata. Ay, ang mga kabataan ngayon, iba. Ay, ang mga ano yun. Sa counseling po, pag may nagtatanong sa akin na mga magulang, bakit po kaya mga kabataan ngayon, ang mga bata ngayon, iba kaysa noong unang panahon? Ang sagot ko lang ay isa. Kasi yung mga magulang ngayon ay iba rin kaysa doon sa magulang noong unang panahon. Ang sabi po dyan sa Psalms 127 verses 1 and 2, tingnan po ninyong mabuti ha, pagbulayan ninyo, napakaganda at simple, basic, self-explanatory na ang sabi po dyan, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are a heritage of the Lord. Tingnan na lang po ninyo ng personal at kayo po ang magbulay-bulay. Ano ang nilayon ng Panginoon? Perfect po ang layunin ng Diyos para sa ating lahat na kanyang nilikha. Ang nagiging problema, mali po ang nagiging pundasyon. Okay, sabihin na natin, eh nandito na tayo eh. Ala na bang remedyo? Napakarami po, no? Iyang katuruan ng Panginoon ay napapanahon
at walang panahon na ito hindi kinailangan. At hindi po ito nagiging obsolete kailanman. Ano po? Ang sabi diyan, doon sa Proverbs 22:6, sanayin mo ang bata. Ang sabi po, sanayin. So ito po ay tuloy-tuloy. Hindi po po pwedeng, eh sinabi ko na kanina eh, ay ang tigas ng ulo, ulit-ulit na lang, napakakulit. Eh tayo din naman, makulit ng mga bata tayo ah. Sige nga, balikan natin ang ating kahapon. Di ba ganun din tayo? Eh wala tayong magagawa kasi yung isip ng bata limitado. So yan ay kailangan na sanayin. Nung pong mga bata pa kami, no, ako'y pinanganak 1952 eh. Maaga pong nagigising ang aming magulang, humunga at mga magsasaka. Ayan. Pag nagising po ng maaga, yung aming magulang, yung aming tatay ay magkakape lang. Yung aming nanay ay mag-iinit ng tubig. Ang gamit po noon ay kahoy pa. Ayan. Ay gigisingin kami ng aming nanay. Halimbawa, sa ako. Kasi ako yung pinakabunso eh. O, anak, ganito. O, pagising mo sa umaga, magmumug ka. O, pagkatapos, di pa po uso na ng sipilyo-sipilyo. Tsaka yung colgate-colgate na yan. O, pagkatapos, mag-init ka na ng tubig para makapagkape. Yan. Ganito ang pagpapadingas ng apoy. Yung isang kahoy, ipapatong mo sa isa pang kahoy. Tapos isindihan mo yan at titiyagain mo hanggang sa mapaapoy. Itinuturo pong matiyaga ng magulang ang dapat gagawin ng anak. Eh ngayon, kumungat tayo ay nasa panahon na ng materialismo, kailangan magtrabaho ng nanay at tatay. Lalo na po ngayon, ayan, ang edukasyon ay magiging online na rin, pansamantala na problema natin, no? Eh, hindi po pwede na isang lang ang magtatrabaho, lalo na sa inyo dyan sa Amerika. Ano po? Opo. Eh, nagmamadali na ang nanay at tatay pagkising sa umaga. O anak, bahala na kayo dyan na. O ganito, ganyan. O yung ganyan. O, tapos, takbo na. Hindi na nakapanalangin. Hindi na, oy, naku, napakarami na ang dapat gagawin, hindi na nagawa. O nga po, Sister Ruth, minsan nga, ay, sabi nga ng nanay, ay, okay, manonood ka na lang ng TV, ha? At dyan ka na lang, ang magtuturo sa iyo, TV. So, that's a problem. Ano po? So, there is a challenge sa atin kapag tayo po ay nag-alaga, when we train our children, we should think it thorough. Dahil po ay napag-usapan namin ito na when is the time na bibigyan niyo po ang anak ninyo ng computer? Pastor Leslie, when is the time na bibigyan niyo po siya ng laptop o computer para po siya ay babysit na lang ang computer sa kanila? So there is a danger. Pakibuksan mo nga si Pastor Leslie at magkausap kami regarding with that na how, paano mo i-ano mo yan? Can you open your, can you unmute yourself? Para I want to talk to you about yung problema sa ating sa paggamit ng media. Ipo. Uh-huh. Oh, may problema. Sige. Kayo po. Opo, damdaman po natin na recently sa mga napanood natin at napakinggan natin ng mga balita, ano po, lalo na yung pong mayroon pong isang kumalat noon na balita, yung merong ipinapagawa ang isang pinapanood nila sa mga bata, tapos gumagawa sila ng hindi nila nako-control. Ano po, nakalimutan ko lang po yung exact po na ano na yun eh, yung it's like napapanood nila and they are being challenged to do something, ano po, and then they are being pressured dun sa kanilang pinapanood, and then they were being coerced, ano, pinupwersa sila, they were being forced to do something evil dahil merong nag-uudyok sa kanila. We all know, ano po, the danger of this technology, and of course we also enjoy the benefit of it at the same time. But again, ano po,
if we will not guard diligently the use of this technology that is before us, this can also harm our young children, because in their hands like yung internet ngayon they can open everything, especially kahit hindi nila intention po nabuksan, minsan nanonood sila sa YouTube or meron silang binabasa, may magpa-pop up na mga video where they will be led to click the link, and then eventually magpa-pop up sa screen nila mga obscene or something that is not yet beneficial. Kaya napakadelikado. Siguro po ang isa sa mga pwede nating suggestion. Suggest dito, kung sila ay computer, kung sa pagko-computer, ilagay natin yung computer sa isang lugar na kung saan nakikita natin sila. Nakikita natin sila kasi even though there is a tendency for them or temptation na dumating sa kanila na tumingin sa ibang mga hindi karapat-dapat na tingnan at bisitahin, if nandun tayo at nakikita nila tayo, they sense our presence, yun po yung posibilidad na makontrol natin. Ngayon, yung mga gadget naman po nila na hawak, alam ko yung mga gumagawa po ng mga gadget, whether yan ito an Android or an iPhone, kahit yun po yung mga site po natin, we can control we can put a filter where we can select kung ano lamang po yung papahintulutan natin na pumasok sa mga laptop nila. Kasi paano kung nasa room na sila, Pastor? Yun ang itatanong sigurado. Oh. Alam ko, mayroong pamamaraan na pwede nating magawa yan. Bibigyan lamang natin ng panahon. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, patulong tayo sa mga IT. What is important is we can filter, we can be sure that what comes in, sa mga gadget ng ating mga anak are not garbage. Meron tayong kasabihan, garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. So, para po, yun lang po yung... Pastor Romel, at totoo yan. I remember before, Pastor Romel, that namomonitor niya yung mga bata maski malayo siya. Paano ba ginawa mo yan, Pastor Romel? At dapat ang magulang ang sila yung mga example. Pastor Romel, take your time with that. Yeah. Noon po nga ako nag-umpisa maging magulang sa aking mga anak, hindi pa uso mga gadgets. Ngayon, sa aking mga apo, itong 6 years old na apo ko at saka 3 years old na apo ko, nagkaroon ako ngayon ng pagkakataon ngayon. Pagka sila po ay nandito at ina-advise ko rin ang kanilang mga magulang na bantayan sa paggamit ng mga gadgets. Imagine mo, 2 years old, 3 years old ngayon, marunong na nga gumamit ng mga gadget na ito. May mga tablet na sila. Yung mga phones, alam na nilang gamitin. Malayo po sila sa akin, pero alam na nila akong tawagan ngayon. 3 years old, imagine, na alam niyang gamitin yung Viber para mag-video call at para makipag-usap. So, yeah. Nakamamangha, ito po mga gadgets na ito. So, pwedeng magamit sa kabutihan at pwede rin magamit sa kasamaan kung di natin sila mababantayan habang sila'y nasa maliit. Nasa mga bata pa sila. No? Mga mura. Very good po. Very good point. Nakuha ko po yung punto po ni Pastor Romel dahil po ay yung ating anak, formative years, maski na paglaki pa nga lang kailangan din po natin na susubaybayan. Yung iba sa ating mga anak, after the college, pag sinusubaybayan natin, nakasimangot na. Pero sa ibang tao, nakangiti. Mukhang hindi yata natin na-train ang husto. But anyway, salamat sa mga nanonood diyan at sa pagkakataong ito ay magbigay po kayo ng mga comments. Salamat sa kay Sister Pei, Lady Diane, Doc Ann, Sister Tessie. Dahil tayo po ay may mga anak o kayo man ay nanonood sa Facebook ngayon ay very timing po, dahil po kung hindi natin na pag-alagaan o napangalagaan ang ating sariling tahanan, umpisa po sa ating mga anak, ay aani po tayo
aani po tayo nung sila pag sila ay lalaki. So in other words, ang pag-train po ay hindi lang po ay binibibisit lang po natin sila sa mga gadget sa kapitbahay, lalo na I mean na sa Amerika, hindi lang po sa Amerika nangyari ito kundi po sa Pilipinas at sa buong mundo na rin kasi technology is advanced already. So mga kapatid, merong danger as narinig natin sa mga panelists natin na may mga danger po kapag hindi tayo kapag hindi natin sinusubaybayan ang ating mga anak natin. So, watch out for media. So, may mga mahirap natin i-supervise yung mga college already because I hope they know, okay? Na sila ay naniniwala sa Panginoon. Siguro pag lumalaki sila ay mahirap i-approach sa kanila. Ang mga magulang ay this is like para bang matanda naman sila. So I don't care. Hindi na ako makikialam sa kanilang buhay. Is that so? Ano ang strategy ninyo na para malaman ninyo? Meron ba kayong mga tips diyan? Pastor Romel, Pastor Leslie, turn on your go ahead. Opo, kasi napakaganda po kanina yung sinite po na ano na verse po ni Nanay Ruth, ano po? Yung Psalm 127. Kung magpo-proceed pa po tayo dun sa verse 4 kasi binasa po niya hanggang verse 3. Sabi niya, like arrows in the hand of a warrior are the son of one's youth. Ano po? So titingnan natin, ang arrow, ang ibig sabihin, the usefulness of the arrow depends on the hands or the arms that holds it. Ano po? That holds it. Like, kung gaano mo kalayo gustong parating yung arrow na yon, if it is a bow or an arrow, kung ito po, it depends on the strength of the arm that will throw it. Ano po? And the same thing, if whether you want, kung anong gusto mong patamaan, where do you want to hit, ano po, whatever you want to hit with that arrow. Again, it depends on the hand. So, ano po, the direction of the arrow depends on the hands of the warrior or the warrior. Tingnan po ninyo dito yung parallelism na ginamit ng sumulat. Yes. Arrows in the hands of a warrior. Our children. Ano po? We can guide them and lead them ano po, into a direction that we want them to take. Of course, meron silang panaginip. Pero silang dreams, hindi natin kung ano man gusto nila, but we're there ano po, to guide them to fulfill their dreams. Ano po? And then, of course, the direction and whatever they want to hit. Ano po? Eventually, we are part of it. Hindi pwede na may pabayaan na lang natin sila na lumaki na lang sila na ganyan. I think there's a danger in that. If we will really want to raise up ano po, successful children, ano po, let us not depart from the word of God. Kasi sa mga Hudyo, it is a must for every Jewish family na every now and then ano po, nire-recall nila, nire-recite nila yung word of God. Actually, pinapakwintas pa nga, pinapalagay nga sa arm nila, as a wristband, ano po, and then they put it to the wall ng kanilang mga tahanan so that every direction they go, ano po, they will be exposed to it. So siguro, isa sa mga pamamaraan po natin na pwede nating magawa para sa ating mga anak is train them, guide them, ano po, dun sa pamamaraan na in a biblical way as God commanded us in taking care of our children. So we are going to also to engage them as they go on, move on, and then grow. And hindi na tulad nung bata, but yung tawag ng engaging. Dahil po sa pagtatanong natin ay medyo malalaman natin yung kanilang mga response, mga resources. Minsan kapag tinatanong natin sila, ano na ang plano mo ngayon? Ano na ang grupo mo ngayon? So that is very important dahil po hindi mo lang sila matanda ka na, alam mo nang gagawin. You need to review, you need to engage kung saan sila pumupunta at ano yung mga grupo na sinasamahan ninyo para sa ganun po ay ating mapaluap sila. Gusto ba natin ang anak magbarkada sa mga drugista o sa mga basagulero?
gusto natin malaman. Make sure na ating masubaybayan ito para po ang ating desisyon sa kanila po ay we are accountable. We are accountable to them and they are also accountable to themselves. So I just discover things that happen around us na minsan ang ating mga kabataan ay napariwara o kaya they were scattered or some of them are hindi sila nanumbalik sa Panginoon. One thing na akin na-discover po ay ito na ang Bible, ang Panginoon ay napailalim sa kanila mga priority. Hindi po dapat, supposed to be, na ang Diyos ay nasa itaas. God is our priority para po mas maganda ang daloy ng kanilang future. Kung hindi po ito mangyayari, ang mangunguna sa kanila ay yung ideolohiya, ang kanilang mga career, ang kanilang mga, you know, paano yumaman. Sometimes like that po, kapag ang ating prinsipyo sa buhay, nauna ang ating sarili, magka-problema po tayong lahat. Alam niyo po, I guarantee po, kapag napalayo ang Panginoon sa atin, ang mga bagay ay magka-gulo-gulo. Dahil ang order sa ating buhay ay hindi ang Diyos. Kapag ang Panginoon ang nauna sa ating buhay, lahat ng aspeto po ay nasasala. Maski po ang kanilang mga reasoning, kung tiyo'y totoong reasoning, if they are grounded with the Word of God, they will come back to God because we agree that we, under the hands of God, tayo po ay mapailalim sa ating mga lahat-lahat ng ating mga direksyon sa buhay. Oh, I'm inspired. Sister Ruth, okay, you are on the spot right now. Follow up on that. Sige. Sige po, at open your, napaka-excited na yan. At Sister Ruth, balik tayo dyan sa iyo. Sige po. Salamat po, ako'y illiterate. Pagdating dyan sa IT, ay pumapabor ako na sa panahon natin ngayon ay kailangan yan, no? At nabaligtad na noong mga bata kami ang kawikaan ng matatanda. Ay matanda na ako. Paparoon, paparito ka pa lang, ako'y nakabalik na. Huwag mo akong tuturuan. Ay ngayon baligtad na po. Sabi ko nga sa inyo, ang una nagturo sa akin sa cellphone, yung apo kong 2 years old. No? Ano ba ang panlaban natin dyan? Unang-una po, yung TLC. No? Ito'y pangalawa doon sa ipakita natin yung ating pananampalataya at pag-lean sa Panginoon at sa kanyang mga katuruan. Yung tender loving care. Yan pong si Romel, yan ay pwede kong gawing example. No? Nakita ko nung maliliit yung mga anak niya, napaka-loving na father. Napaka-loving na husband. Ano? Ay kung ano yung nakikita ng mga bata, napakalaki ng impact niyan sa kanyang buhay. Sa Tagalog po napakatindi ng impacto niyan hanggang sa pagtanda niya, dala-dala niya yan. Ano po? At yung love, hindi yung daktak ka lang ng daktak, no? At ginagamit mo pa ang salita ng Diyos. Kundi samahan mo ng pag-ibig, no? I-demonstrate mo yan. Tapos, yung hindi lang puro I love you, ipakita mo yung care. Pinapakita yan, hindi lang yan sinasabi. Bagamat kailangang sabihin, ano po? Now, para magawa mo yan, kailangan mo ng panahon. Kaya ang pagmamagulang, kaya sabi ni Pablo, kung ako lang, mas gugustuhin kung kayo'y gumaya na lang sa akin dahil sa mga kahirapan ng buhay ng may asawa at ng may pamilya. No? Hindi madali. Hindi ko dinidiscourage si Ryan na mag-asawa. Ano? Ang sa akin lamang ay ihanda mo ang iyong sarili sa salita ng Panginoon. Matuto ka sa salita ng Diyos, matuto ka sa karanasan ng iba, magkaroon ka ng teachable spirit para at least bago ka pumasok sa buhay may asawa, ay mayroon ka ng nalalaman.
Hindi yung sa panahon ngayon, nag-text, nag-call, ayan, kinabukasan kung ano na ang nangyari. After few weeks, ayun, buntis na. No. At noon eh, may nagsabi sa akin, kasi mga bata pa yung aking mga apo, eh tinuturoan ko na lang dyan sa kung mag-aasawa ka, kung ikaw ay Kristiyano, dapat ay Kristiyano din. Na-rebuke po ako noon ni Ate Seth. Sabi niya, hoy, baka nakakalimutan mo, mga bata, yung kausap mo. Sabi ko, kailan ko patuturuan niya pag nasa Amerika na, pag malayo na sa akin. No? At least, nasabi ko pa ako kung ano sinasabi ng Panginoon. Nasa kanila, ang pagpapasya, susunod ba sila sa tinuturo ng Panginoon o hindi? Ganoon lang yun. At hindi nagtagal, sila nga ay dinala ng Panginoon sa iba. Alam niyo yung may television na noon eh, nung mga bata pa, mga apo ni Romel, ni na Carol, ano, ni na Larry. Yan. Pero ang panlaban ko sa kanila na hindi nila ako matalo, yung panahon na binibigay ko sa aking mga apo. Meron nga sa kanila na nag-sales pa. Bakit daw pag ako ang tumawag, isang tawag lang takbo ang kanilang mga anak. Samantalang pag sila, eh, nako, namaus na sa katatawag, hindi gumagalaw sa pagkakaupo yung kanilang anak. Alam ng mga bata, matatalino ang mga bata. Yung binibigay mong attention sa kanila, tutumbasan nila yan ng kapwa attention. Ano? Ayan. Hindi man ako nagbibigay sa kanila ng material na mga bagay. Pag sinabi ko lang na, o ano, aros kaldo tayo, o kakain kami, hindi naman sa aircon, dito lang sa labas. No? Ay, tuwan-tuwa sila. Pagkatapos eh, o anong gusto nyo? Ay, kwento tayo, kwento tayo. No? Kahit yan si Carolina, nung bata lang siya, elementary grade, hinahanap, hindi naman maganda boses ko, hindi naman maganda boses niya. Sabi niya, awit tayo. Tatandaan ko yung papas ko. Awit tayo ng Christian songs. Kwentuhan tayo. Yan. Alam niyo kung mag-Bible study kami noon. Overnight. At natandaan nila yung ganoong pagbibigay ko ng panahon sa kanila para bigyan ng stress ang salita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ayan, buhay na patotoo, nakikita ninyo dyan. Sina Carol, yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, si Larry, si Beth, no? Ayan, si Romel. Eh, yung mga salita na nahasik sa kanilang mga asawa ay pinagbunga ng Panginoon sa kapanahunan ng Panginoon ng tunay na pananampalataya. At nakikita niyo ang bunga. Maayos, hindi perfect, may problema, pero mas lesser ang problema kaysa doon sa hindi mananampalataya. And praise the Lord, ayan si Ryan, no? Natamnang ko rin yan. May kasama pang palo. Hindi niya malimutan yun. Pero praise the Lord, Christian ngayon yan. Ako po kasi ay may pagka-disciplinarian. Ano po? Kasama ng pag-ibig, ayan, pag-disciplina. Purihin ang Panginoon. God. Glory to God. Glory to God. Yeah, salamat. Salamat, Auntie Ruth, sa inyong gabay maging sa aming mga anak. Nagkaroon kayo ng mga pagkakataon nung andyan pa kami sa Pilipinas na magabayan nyo din sila. At salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganun po ay marami po sa atin. Alam niyo po ay hindi po pare-pareho ang level ng ating karanasan as parents. May mga anak tayong mga kaibigan. Some of them are challenging. But alam niyo po, madadala po natin to sa panalangin. We might not have a lot of time tonight, but we will encourage. I will ask Brother Ryan to give us something of your time to siguro magsasalita si Brother Ryan, or meron ho ba tayong mga kasama sa Facebook? Kung meron po tayong mga panalangin, ang inyong mga anak ay ating dalhin sa panalangin.
At ating request po si Pastor Romel sa pagkakataong ito matapos nating malaman. Pastor Ray, napaka-interesting ng topic natin ngayon. So, napakadaming nag-tune in this week. So, hindi ko na po isa-isahin yung mga nag-tune in. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. And we have this continuous series kasi napaka-interesting ng topics natin that all lives matter. So, we're just, whatever is happening right now in our current situation, daming mga riots, let's just pray for peaceful, at least peaceful protest. And also, let us just go to the basics and study the Bible. Na yun na lang yung panlaban natin ngayon, yung Bible. So, let's just continue to study and share the Word of God. Samahan nyo kami every Thursday. Pastor. All right. Very good. At yun nga, sabi po ni Brother Ryan that we continue to pray for our environment. Dito po sa Amerika ay patuloy ang ating dalangin sa mga tao dahil po, I just give you a tip, ano po, huwag masyadong manonood ng television dahil po ito po ay nagbibigay ng sakit ng ulo. At sa magbasa po kayo ng Bible, kung kayo po ay mahilig ng teleserya, umpisa na po kayo magbasa ng Bible para po eh, wala na palang teleserya. Kung kayo mga movie na inyong ginagalawa dyan, ay mag-umpisa na po tayong manalangin at mag-start to be grounded with the Word of God. Dahil po ito yung susi, I'm just guaranteed, I will guarantee you that we cannot solve the problem on our own. We can do it with the help of God. Amen. Maski anong dunong niyo po, maski anong smart niyo po na politician ka pa o kaya never, hindi mo ma-outsmart ang Panginoon Diyos. With humility and understanding that God has His all plan with this, we need to pray to God, redirect our nation, redirect our leaders, let righteousness reign in them. Okay, let's pray for our nation. Dahil nasa Bible yan eh. Minsan ang pagpapanalangin natin, gusto natin ipanalangin lang yung ating mga kakampi. Habat yung mga kalaban ninyo, sabi nga ng Bible eh, love your enemies, pray for them. Huwag nyo naman ipanalangin na mamatay na sila kaagad. Mali naman yung panalangin na yan. So ating isamahan na ipanalangin yan at would you mind Pastor Romel, we will also continue to pray for our brothers and sisters who has a challenge situation sa ating mga anak. At pagbigyan natin si Pastor Romel na komentaryan. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Napakarami ng problema na ating nakikita sa ating mundo ngayon. Isa na itong COVID-19 na kinakaharap na wala pang solusyon up to now. Pero ang Diyos may solusyon sa lahat ng bagay ng mga kinakaharap natin. Dito sa Amerika, kinakaharap natin ng maraming protest at looting problem, stealing, violent crimes na nangyayari ngayon na nakikita natin. Malalapit lamang sa ating mga kinalalagyan. Panalangin natin na ang Diyos ang magbigay ng kaliwanagan sa mga taong ito na gumagawa ng kasamaan. Dulog natin lahat sa Diyos ang lahat na may ito. Ang ating mga anak, ang ating mga apo na lumalaki. Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong gabi. Nagpapasalamat sa mga oras na ito na binigyan mo po kami ng pagkakataon upang kami makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa isang paksa na aming aralin na ang lahat ng buhay ay mahalaga sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng may buhay na iyong nilikha sa mundong ito, anumang kulay, ay napakahalaga sa iyong paningin. Minamahal mo ang tao. At sa iyong pagmamahal na ito, bagamat ang tao ay nagkasala, lumayo sa iyo,
nag-disobey sa inyo pong mga kalooban, sa inyong mga utos. Gayun man o Diyos, hindi mo tuloy na itinakwil ang tao, kundi ito'y patuloy mong minahal. At sa pagmamahal mo ito o Diyos, ipinadala mo ang iyong bugtong na anak ng aming Panginoong Jesus, na siya ay nabuhay sa mundong ito. Nakita niya at naranasan niya, Panginoon, o Diyos, ang kanyang ministeryo sa mundong ito. Naranasan niya ang kalagayan ng tao na nangangailangan ang tao ng gabay at ng iyong patnubay. At nangangailangan ng Panginoon sa kanilang buhay ang bawat isa. Ipinadala mo ang iyong anak na nag-iisa, na bugtong mong anak, upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Upang, Panginoon, magkaroon ng pag-asa ang tao na sa kanyang mga kasalanan ay magkaroon ito ng kapatawaran kung sila'y lalapit at hihingi ng tawad sa iyo, O Diyos, at tanggapin ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat, O Diyos, nawa ang iyong banal na salita ay lumaganap sa buong mundo. Nawa ito ang may palaganap at may balita, may bahagi ng bawat Kristiyano sa buong mundo. Na sa iyo, O Diyos, ay may pag-asa. Na sa iyo, O Diyos, ay may kaligtasan. Na sa iyo, O Diyos, ay merong kagalingan ang mga lahat ng may karamdaman. Na sa iyo, O Diyos, ay may pag-asa na ang mundo ay magsipagbalik loob at maging mabuti ang buhay sa pamamagitan mo. Sapagkat pinangako mo, Panginoon, na ikaw magbibigay ng restoration sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na siyang daan, ang buhay at katotohanan. Dinadalangin po namin ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang mga anak na lumalaki, na wadakilang Diyos, may turo namin sa kanilang iyong mga salita na tulad ng sinasabi ng kawikaan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he should not depart from it. Na wadakilang Diyos, maging bahagi po kaming lahat sa paghubog ng mga kaisipan at ng mga buhay ng mga bata at ng aming mga anak, upang ang mundo'y maging mabuting mundo na tirhan at napakagandang mundo na amin po matitirhan, sapagkat nilikha mo ito at inihanda mo ito para sa lahat. At nilikha mo kami, O Diyos, ayon sa iyong wangis at sa iyong larawan. Kakaiba kami, O Diyos. Kaya't ganoon ang iyong pagmamahal. Salamat, salamat, O Diyos. Pagpalain mo po kami at pagpalain mo ang lahat na nakikinig at sumali sa diskusyon na ito, ang mga taong nakakakita at nakapagbigay ng kanilang mga pahayag, O Diyos. Ang mga katalinuhan, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po sa hapong ito at umaga. At nagpasalamat po kami sa lahat ng mga nanonood. At next time uli sa ating patuloy na pag-aaral, pang pamilya, All Lives Matter. Salamat sa mga panelists natin, Sister Ruth and Pastor Romel at Sister Ruth, panghuling Pastor Leslie, salamat sa inyong pagdalo. At ang ating mga kasama po dito, we will just introduce a little bit some of our group here, Sister Tessie Ong. Thank you for coming here and all those who participated. We thank you, Sister Tessie, and all those nanonood po. Salamat. And God bless you. We will see you next week again. Blessing to you. Amen. Bye-bye. Amen. Natapos na po. Okay, very good. Yeah, very interesting po ang topic natin. Ang daming nanood ngayon sa Facebook Live. Napaka napapanahon ang topic. Sabi ng maraming kailangan magbalik tayo sa basic Bible study. Yun ang panlaban natin. Tama, tama yan.
Kasi maiyamot ka lang, mababagot ka lang, at mapapalayo ka tuloy sa Diyos. Yeah. Pastor, baka pwede natin pakinggan yung mga iba nating mga panauhin na kasama tulad ni Nanay Tito. Ano siya, no? Tita Tessie. Okay. Nanay Tess. Unmute. Tita Tessie. Unmute. Hindi naman. Unmute. Paki-unmute nyo na lang ho siya. Yeah. You say. Oh, Tita Tessie. Musta po? Hello. Hello. This is Sister Faye po, nakikinig din. Sister Faye. Nakikinig. Sister Faye, how are you? Unmute. Okay lang. Kumusta? Yeah. Kumusta, Nanay Ruth? Nice to meet you. Yes. Good to see you, Sister Tessie. Brother, Pastor Leslie, nice meeting you. Brother, always nice na yan eh. Pasyalan namin kayo dyan. Okay lang. Wag, kasi mayroon corona. Papa, a good news ang dala namin, hindi ho virus. Ano, anytime Brother Ryan, pero Brother Romel, pero risky ba? Pumapasok tayo. Kayo din, bahawal din yung lumalabas na ba kayo, Brother Romel? Apo, lumalabas na. Yeah. Basta po nakatakip lang ang mukha. Oh, may mask niya. May mask. At saka ho, may social distancing. Okay lang niya. Yeah. Unmute na daw. Hindi pa ako lumalabas, Brother Ari. Ano, may surgery siya. Kuya Romel, gusto, alam mo bang may surgery si Tita Tessie? Kailan yung surgery niyo, Tita Tessie? June 29. Okay. Papanalangin natin ho yan. Papanalangin natin. Anong masasurgery nyo, Nanay Tess? Huh? Anong surgery po? Anong procedure? So yung open heart surgery. Wow. Oh, open heart. Ngayon, may problema sa heart ko. Kaya lang. I think lobas na ako. Bye, guys. Sige po. Bye. God bless. Bye. Andiyan din si Brother Jerome, no? At saka si Doktora Ann, yung misis niya. Yeah. Ano sila? Annabelle? Nahanap ka ni Brother Romel? Bakit wala silang video, Brother Jerome and Doktora Ann? Brother Romel, si Jerome working. Hey, come here. Andito si Brother Romel. Hello. Hello, ba't di namin kayo makita? Wala kayong video, Brother Jerome and Doktora Ann. Gusto namin ang kapugian at kagandahan at ang baby. Nag-lobat. Si Brother at si Jerome. Si Ann, nandito, Annabelle. Sorry, so tuloy-tuloy po yung series natin yan every week. For a little bit. Kasi... Hello. Hi, Sister okay. Judith. Hello. Good to see you. We miss you so much. Hindi na ang huli natin makikita noong tayo ay nagparada. Tama po. Gusto naman po kayo lahat. Yeah, Sister Judith. And how's the little boys? Two little boys, big already, na. Huh? Malaki na si Nanay.
Nandito na. Harap lang kasi yung camera. Yung baby. Ay, ayan ang maganda. Baby. Yung baby, oh. Baby. Cute, cute. Magandang baby, ayan, oh. Hello. Ah, look at you. Ah, so cute. Mother, baby, 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 wow, hello. Hello, good evening. Hello, baby. Look at you, Anne. Hey. Naku, Sister Anne, siguro si Brother Jerome, pagkatapos niya nagtrabaho, tumatakbong pauwi ng bahay, ano? Ay, cute, cute. Yan, napakaganda ng mga bata. Napakasarap ng mga bata. Kaya kailangan mahubog talaga sa salita ng Diyos at lumaki silang ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay lumaki at lumaki sila na hindi lang sa pangangatawan kundi sa karunungan ng Panginoon. So next time I would suggest na ihanda nating sarili how to strategize mga strategy natin na paano natin na ma-develop ang ating relationship sa ating mga bata. Dahil sabi nga ni Pastor Leslie, kasama ka ba sa mga problema o solusyon? So baka naman yung ating pagpangumusta sa ating mga anak na nakakasama pa eh. So, ano bang strategy natin na para naman malapit ang kanilang kalooban sa atin? So, let's prepare for that. Hello. Thank you. Hello. Yeah, ayan. Continuation. Continuation. Part 2. Sister Judith, maraming may babahagi diyan. Oh, Sister Judith. Talaga. Ano yung mga strategy niya? Bye-bye. Ano na kasi? Sa kabila na kasi ng mga bata. Hmm. Oh, siya. Okay. Si Annabel ang matapin na palitin ng baby. So, but anyway, thank you very, thank you very much sa, sa mga magagandang, Nanay Ruth. It's really, maganda talaga yung mga salita nyo. It's very, interesting ba? Oh, lalo na pagkapalo ni Brother Ryan ay highlight. Buti napalo kaya nagfa-follow. Pagka kasi hindi ka napalo, hindi ka magfa-follow. Disobedient ka, disobedient. Ba't alam niyo pa so na napalo ako ni Auntie Ruth? Naka-record. Bakit Brother Ryan talagang makulit ka rin? Maliit? Yeah. Matigas ang ulo. Bakit? Excuse me, ha? Yeah. Nanay Tess, naging napakabait na lang yan mula nung naging naging Christian niya, naging napakabait. Mm. At saka yung hindi ko nakalimutan kay Auntie Ruth kahit pinalo niya ako. Oh. Pinalo niya ako sa Bible, ito. Habang pinapalo niya ako, pinagbabasa niya ako ng Bible verse. Kaya yun yung sa akin. Nag-install sa akin. Tama. 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 So parang yan huwag mo lang paluin kung wala ang instruction. Baka nalilito tuloy yung mga bata. Naalala ko pa, so, pinalo na niya ako, umiyak na ako, pinagbasa pa niya ako ng isang chapter. Hindi ko alam kung anong chapter na kanimutan ko na yun. Kaya yun yung very positive yung... Pastor Ray, witness tayo kung paano pinagpapala ng Panginoon si Brother Ryan. Ano? Amen. Imagine mo, binata siya, dami niyang bahay.
Dahi pa niya yung mga may asawa. Siyang maraming bahay. Ang kulang na lang sa kanya, iba bahay. Pag-pray. Malapit na. Malapit na yung iba bahay niya. Kaya nga, sana mag-ano na yung ano, nakasarapan naman yung embassy. Dapat ano na yung ano niya, petition niya. Hindi ba lumalakad? Nagkaroon ka rin. Hindi lumalakad. Hindi na lang yung ano, yung interview appointment. Basta ipanalangin yan. More everything prayer. Fine. More prayer. That's right. Para smooth ang dating. Yan. At marami ang mananalangin sa iyo. Si Pastor Leslie, andyan pa. Maraming yung mananalangin sa iyo. So, yeah. Very good. So, iniisip ko nga si Pastor Leslie na kung available siya sa Linggo, ay sana maimbitahan man lang natin siya na makapagsalita. Guest pastor ba? I don't know kung anong schedule ni Pastor Leslie. Ha? Pastor Leslie, would you mind to open your mute? Unmute. What is there? Pastor Leslie, unmute yourself. Yeah. Si Brother Romel lang po naman na sinusundan ko kung saan kami pupunta. Ako po, wala naman po ako sariling schedule. Opo. Huwag kang susunod kay Pastor Romel. Susunod ka sa Diyos. Oo! Amen, amen. May signal na yan si Pastor Romel. Kaya ako, imbitahan kita at pagkakataon mo na to para kilala ka sa ating mga kapatiran. Sana naman ay maipanalangin ka rin namin sa iyong family na habang ikaw ay naghahanda sa iyong pagbabalik sa iyong ano ay God will prepare you here. So also ano yung napag-usapan ng ministeryo doon sa ano, sa saan ba yung lugar? Sa Sacramento? Saan ba yun, Pastor Romel? Si Stockton. Stockton. Hindi natin alam, Pastor, basta the leading of the Lord, no? Maring Stockton o maring San Leandro. Aba, hallelujah. Never know. No, only God knows, no? Yeah. Just be sensitive to the leading of the Lord. Opo. At let's continue to cultivate. At basta maging matyaga lang tayo na mag-cultivate. At habang nag-cultivate ka, minsan may papahayag ang Panginoon sa iyo. So, gawa lang tayo ng gawa sa gawain ng Panginoon. And never know. Yeah. So, Linggo po ang aming service ay alas 9 po, Brother Ryan. Yes. Pero at least you can come and join with us mga 8 o'clock or 8:30 para makapaghahanda tayo ng ating ano yung technicalities. Yeah. Yung problema ni Pastor Leslie kaya minumute ko kapag nagsasalita siya nang mayroong static parang yung kay Andrew. Kaya kailangan kapag nagsasalita sila nakamute lahat tayo. Kasi kaya nagkakaroon ng ano siguro dahil magkalapit kami, nakabukas yung pareho naming ano. I see. So napapansin ko 'yon, minsan nag-e-echo. Yeah. So just in case siguro mag-join siya sa service, siguro mas maganda ito lang ang gagamitin. Ito lang ang gagamitin. Yes, mas malinaw yung sayo. Yeah, laptop na lang ang gamitin. Yes. Okay. Oh, maganda siguro 'yan. At para maganda yung pagdinig ng mensahe o kaya boses. Aba, boses, ibig sabihin ay kakanta pala yung uli. Ah. Singer ito si Pastor Leslie. So, praise the Lord. At may live natin dito sa Pampanga. At alam nila na he is online. At baka yung mga member, isahin na lang natin Pastor Leslie. Ah. Habang ay may service na po ba sila? Nagsi-service na po ba sila ron? Naka-mute kayo. Oh. Naka-mute si Pastor Leslie. Wala pa pong service. Adi, baka pwede nating isama rito sa ating ano?
Madaling araw po doon. Ay, oo pala. Sorry. Okay. Ay, hindi. Okay. Ano yun? Kung ano bang oras ng start ng service, Pastor? 10 o'clock? 9. E di 12 o'clock ng gabi doon. Hindi, at least mapapanood naman nila pag gano'n. Pag, kung naka-Facebook live, magpapanood naman nila. So, share nyo. Pwede naman yung share yung link. Si Pastor Leslie nagko-conduct pa rin ho ng worship service sa kanila through ano rin, through online. Pero recorded na yung sa kanila. Pero ipina-flash nila 'yon o ipina-flag nila 'yon sa Facebook ng 10 o'clock yata ng umaga. Pastor Les, anong oras? Anong oras? Ha? 10 o'clock. Nawawala ka, nawawala. Opo, 10 a.m. po ng Sunday po yun sa kanila. So dito, 7 p.m. po dito. So, Pastor Leslie, samahan mo naman ng iyong recorded singing para i-ano na lang natin, ilagay na lang natin dito para smooth ang takbo. Opo, sige po. Yeah. Kasi mahirap yung kumanta ng, lalo na pag... sa Zoom ay merong mga little bit of flaws na ano, mga glitches. Yeah, so very good, very good. And praise the Lord. At makabisita naman kayo sa Pampanga para naman ay marinig natin ang ating mga kapatiran sa Pampanga. Ako po ay nagpipreach din sa Moroto Rizal every Saturday dito. Kaya gusto nila para ma-reach out yung mga tao roon. E baka worldwide tayo, baka I mean, all over na tayo, kung saan ang ating ministry, kasama tayo. Baka the Lord bring us somewhere else. Praise the Lord. And Sister Ruth, thank you so much sa iyong service. At aking bagay ito na it really in our prayer support. I just okay, mga pala no, lahat naman pinakakalam no one, wala ka. Sister Ruth, how are you there? At kita tayo ulit sa susunod na ano, anything that na ating i-update, how is the church going? Kami po kasi ay nasa general community quarantine pa. Hindi pa allowed yung mass gathering. Baka po pag kami ay nag-modified general community quarantine na. Pero nakapag-uusap-usap naman po kami magkakapatiran through phone. At kung minsan, sila ay dumadalaw dito sa aming bahay. No? Lalo na kung meron silang gustong ikonsulta, o lalo na kung may blessing, ay pupunta dito. Good, good. And hindi pa ba pumupunta si Elvis Presley dyan? Hindi pa po. Nakatalaw eh dito. Madalas na pumupunta eh. Hindi mesa. Andiyan po siya sa Amerika? Matagal ko na po yung nakita eh. At ewan ko kung saan na siya ngayon. Na po siya gaano lumalabas? Hindi na po. Ay, Pastor, pag narinig mo inawit niya yung Jerusalem, ay talagang kikilabutan ka ng gusto. At gustuhin mo nang magpunta doon sa langit. Salamat ng Panginoon. Ha? Kala ko, Auntie Ruth, sa Jerusalem palang pupunta eh. Sa langit na kagad, ah.
Eh, kailangan sa Israel muna, sa Jerusalem. Jerusalem. Auntie Ruth, one year na ngayon, nung umuwi kami dyan sa Pilipinas, June 4. Andyan kami. One year na. Kaya ito, lalapihan na uli yung mga langka. Kaya lang, wala na akong pagbibigyan. Pinamimigay ko na dito. Yay, pamigay nyo. Ang dami. Ang dami langka. Sarap. Ang sarap na langka. Eh, yung doon pa sa baryo. Naku, sagana. Sagana yung ani ng mga langka. Naku, pastor. Pagka umuwi tayo ng Pilipinas, pastor, isang langka, ubusin natin. Pagbubo kayo ko pa kayo ng isang kawang malaki. Ako dami. Para isang kawang kayo may panghalo-halo. Naku, sarap na. Sarap. Nagugutom na tuloy ako. Hindi pa ako makain. Pare-pareho tayo. Oo. O siya. Sige po at next time and we will keep in touch. Sana po. Let's go Facebook link. And we'll see you tomorrow. I'll see you next time. Hey guys. Thank you so much, Pastor Ray. God bless you. Bye-bye. Good one. Tanti Ruth, Tanti Seth. Okay. Bye. Kiss mo sa mga anak mo. Papa. Ray, kiss mo ko kang mamo. Papa. Bye-bye. Love you. Love you, Auntie Ruth. Love you, Auntie Seth.